ito ang patay habang isang nasugatan sa pagunang lupa sa Mount Diwata sa Mungkayo, Davao de Oro. Mga beripikadong account sa e-wallet na bistong ibinibenta, ginagamit daw ng mga sindikato at scammer para iwas huli sa panluloko. Pilipinas at China, nagkasundo na ayusin ang pamamaraan ng pag-uusap para pahupain ang tensyon sa South China Sea. Pensyon na matatanggap ng mahihirap na senior citizen, dodoblihin simula ngayong buwan. Inilabas ang litrato ng nanalo sa 642 Lotto, pinuna ng netizens dahil edited daw. PCSO nagpaliwanag na para ito sa proteksyon ng naka-jackpot. If there is something, I apologize, it's the poor editing. Malamig na panahon naranasan sa Metro Manila at ilang lugar sa bansa. Dininaw din ba kayo? At kasunod ng successful comeback sa big screen, Kapuso Royal couple Dingdong Dantes at Marian Rivera, mas kabang-abang ang mga nakalinyang proyekto sa GMA ngayong 2024. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. No. Nung isang araw pa to, guys. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, gumuho ang isang bahagi ng bundok sa Mungkayo sa Davao de Oro. Sa pinakahuling tala ng Mungkayo MDRRMO, 7 ang kumpirmadong patay, 1 sugatan at 4 ang pinaghahanap pa. Ang kabuang detalye na balitang yan, ihatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tila walang takot ang ilan nating kababayan kahit parehistrado sa kanilang pangalan ng mga SIM na ginagamit pala sa pang-scam. 5 ang arestado matapos ibenta ang mga verified e-wallet nila na ginagamit umano ng mga sindikato sa panluloko. Ayon po yan sa NBI. Depensa ng ilan, kailangan nila ng dagdag panggastos. Pero ang isa, hindi raw alam na bawal ang ginawa niya. Nakatutok si John Consulta.